pinagkaiba ng silver at white gold dahil magkaparehas po sila ng hilacha. Hello, hello, hello! This is Vency and welcome everyone to my channel! Don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you! Yes, ang video po natin ngayon ay pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng silver at white gold. Dahil alam naman natin na halos magkakulay ang dalawang iyan. Kahit ako, litong-litong-lito din sa dalawang iyan. Ngunit, alamin natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa. Para hindi tayo mahirapan sa ating pagkukumpara ng dalawang iyan, meron tayong apat na categories para magkaroon tayo ng guide. Unang-una, ang kategory natin ay ang physical appearance. Physical appearance ng white gold, physical appearance ng silver. Pangalawa naman natin ay ang ating acid test or ang nitric acid test. Pangatlo naman ay magnet test at ang pang-apat ay sandpaper test. Sa apat na categories na iyan, dyan natin makikita ang pinagkaiba ng silver sa white gold. Presyohan, pagdating sa silver ay talagang pangmasa ang presyo ng silver kasi napakalayo ng presyo ng silver sa gold. Wala, talong-talo ang silver pagdating sa presyohan. Ikumpara mo naman sa presyo ng ginto. Ang pagkakaiba din sa dalawa ay sa kulay, dahil sa kulay, pagmamasdan mo siya, ang kulay ng silver ay may pagka-cream or parang dirty white, samantalang ang white po, ang white gold, ay meron talagang kinang o kintab na kakaiba na distinct siya. Subalit, pag hindi mo talaga tititig ang maigi, mapagkakamalan mo talaga ang white gold na silver. Kasi nga, yung appearance nila sa isang tingin mo lang ay parehas na parehas. Ito pa ang pinagkaiba ng silver at white gold. Katagalan ang silver. Ito, puti pa lang yan. Pero pag tumagal, magiging uling yan. Katulad nito, from white to black. Pero ang white gold naman, ayan, puti siya, makikita nating puti. Pero pag tumagal kasi ang white gold, lalabas ang pinaka-yellow gold niya. Pero gold pa rin yon, maganda pa rin siyang tingnan. Ngunit yung coat lang po ang natanggal na rhodium, kaya siya nag-yellowish ang kulay. Kasi ang original niyang kulay ng white gold ay yellow gold po talaga. Sa mga katulad kong mabuting-ting sa katawan, mahilig mag-jewelry, pwedeng-pwede naman po ang silver. Ngunit, mas pwede pag gold ang inyong suot compared sa silver. Katulad nito. At etong tatlong ito ay white gold. Isahan na natin ang apat na test natin. Ang physical appearance, ang nitric acid test, ang magnet test, at ang sandpaper test. Heto na! Ito ang ating silver. Ito naman ang ating white gold. So, tingnan nyo pong maigi ang pinagkaiba. Kulay pa lang ay may pinagkaiba na. Dahil ang silver ay hindi gaanong makintab. Hindi siya masyadong luster, hindi siya masyadong glossy. Compared mo naman sa white gold. Malalaman mo na white gold ito kasi makintab siya at makinang compared mo sa silver. Ayan, let's start na po sa ating nitric acid test. Ikakaskas lamang natin ang ating silver at ang ating white gold kung alin dito ang magre-react sa acid. Unahin natin ang ating silver. Ayan, ito ang silver. Unahin natin kung alin dito ang magre-react sa acid. Ang silver ba o ang white gold? Ayan na, let's start the scratching process. Kita ang kanyang traces. At kakaskas naman natin pangalawa, etong white gold. Ito, white gold na wedding ring. Ayan, let's start na. Kita po ba ang pinagkaiba ng white gold at silver? Ito ang silver. Ito naman ang white gold. So,
Ano bang pinagkaiba nila? Halos wala. Lagyan na natin ito ng acid, nitric acid test. Mag-iingat lamang po sa nitric acid kasi ito ay nakakalusaw ng mga internal organs. Hindi siya healthy sa katawan at hindi siya maganda sa kalusugan. Kaya mag-ingat. So and then papatakan natin ng nitric acid iyang traces ng silver. Unahin pala natin yung gold. Kung meron ba siyang reaction. Okay? 3, 2, 1, patak! Ayan, hindi naman nabura ang traces. Kita naman po na hindi nabura. Oh, susubukan naman natin ngayon ang traces ng silver. Titingnan natin maigi. Huwag pong kukurap. Talagang dapat tutok lamang dito sa ating traces. Pagpatak ng nitric acid, kung ano ang mangyayari sa kanya. In 3, 2, 1, pataks! Ayan. Sa sobrang bilis, halos hindi natin namalayan ang pag-disappear ng traces ng silver at saka napakabaho po ng ating nitric acid doon sa natirang traces ng silver. Patakan uli natin ng nitric acid. Tingnan natin sa pangalawang pagkakataon ang mangyayari ng traces ng silver kung magdi-disappear uli. In 3, 2, 1. Ayan. For the second time na pinatakan natin ng nitric acid ang traces ng silver, ito po ay naglaho. Naglaho lamang. Tulad ng paglaho ng pag-ibig mo sa kanya. Ah, charot! Proceed na tayo sa ating pangatlong test. Ito naman ay ang magnet test. Here we go! Ito ang ating napakagandang magnet. Alin kaya sa silver at white gold ang magre-react sa ating magnet? Ayan, itatapat lamang natin ang ating magnet sa itaas ng ating mga item. Ito is white gold, white gold, white gold, and this is the silver. Okay, umpisahan natin dito sa white gold. Aha, ayan. Kung meron bang magre-react sa kanila, kung meron bang sasama ng tuluyan sa magnet. Ayan, sa pangalawang item, walang reaction. Sa pangatlong item, walang reaction. Sa silver naman at panghuling item, wala, pareha silang reaction. Ayan, sa ating magnet test, tabla-tabla ang silver at ang white gold. Dahil hindi sila nag-react pareha sa ating magnet. Ang huling test natin ay gagamitan natin ang pangmalakasang sandpaper test. Ang ating dalawang item na white gold at ang silver. Tingnan natin kung ano ang pinagkaiba ng white gold at silver. Pagdating sa sandpaper test, ang gagawin lamang natin sa sandpaper test ay isa-scratch lamang natin. Uunahin natin itong ating white gold. Titingnan natin. Ikakaskas natin. Ikakaskas. Ayan. Ayan. Ganyan. Ganyan lamang. Ayan. Kawawa naman ang aking white gold. Ano? Nabiktima na naman ng sandpaper ang ating white gold na wedding ring. So, ayan. Para sa vlog, kayanin, sir. Ganun. Kahit magasgas siya. Tingnan natin maigi. Ayan. Makikita na nag-yellowish itong banda rito. Yung kiniskis natin sa sandpaper. At itatry naman natin ang ating silver. Kung anong pinagkaiba niya sa ating sandpaper test. Ayan, ikakaskas din natin tulad ng ating white gold. Tingnan natin ang pinagkaiba. Yung part na kinaskas doon sa hindi masyadong visible sa ating camera. Kung ano yung kulay talaga nung pinagkiskisa natin, nung silver natin at white gold doon sa ating sandpaper. So, color friend tayo ng ating look lens. Ito talaga ay napakahalaga sa pagdating sa mga alahas kasi dito magkakaalaman kung makikita mo dito kung anong kulay nung ikiniskis, bago ikiniskis at after ikiniskis kasi meron po yung pinagkaiba. Ayan. Sa silver kasi, kung anong panlabas niyang anyo, ay, after ikiskis doon sa sandpaper, ganon pa rin ang
Kung ano ang panlabas niyang anyo, yun din ang panloob niyang anyo. So, anong kulay niya is white. Ang color din niya inside is color white din. And pagdating naman po sa white gold, ayan, puti ang kanyang panlabas na anyo. Pero pag ikiniskis mo ito sa ating sandpaper, pag tiningnan mo dito sa loop lens, ayan, hayan mo na merong yellowish color na taglay yung parte na pinagkiskisan natin doon sa sandpaper. So yun yung pinagkaiba nung silver at saka white gold pagdating sa ating sandpaper test. Isa pang hint, ang white gold ay merong hallmark o trademark na 585 or 14K. Pag 18K naman, meron itong 750 na tatak or 12K and 10K. At ang silver naman kadalasan ay meron siyang letter S at 925 na trademark. So yun po yung kaibahan. Yun na! Nakita na natin ang pinagkaiba ng dalawa para sa akin. Kailangan ko po yun para sa aking trabaho. Kasi pag kami ay napeke or kami ay nakatanggap ng hindi naman ginto, kami po yung magbabayad nung pinaka-principal amount nung pagkatanggap namin doon sa sanla. So, kailangan ng aming trabaho ng iba yung pag-iingat. Kaya, kahit sa silver at sa white gold, kahit nalilito man kami, kailangan po namin kabisaduhin talaga ng todo ang pinagkaiba or pagkakaiba ng silver sa white gold para hindi po kami mapiteke. Sana naman sa videong ito may natutunan po kayo kahit papano sa pinagkaiba ng silver at white gold. Hindi ko na po hahabaan ang aking videong ito. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli. What we do here is go back.